syempre, iba yung gusto namin mangyari. But then, hindi naman po kami naging decision. So, iwan na lang natin at dismayado sa resulta. Hinatulang guilty sa kasong slight physical injuries ang dalawang kadete ng Philippine Military Academy kaugnay ng umano'y hazing incident na ikinamatay ng kapwa kadete na si Darwin Dormitorio noong 2019. Habang inabswelto naman ng korte sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang tatlong doktor ng PMA na tumingin kay Dormitorio nang dalhin ito sa PMA Hospital matapos ang sinasabing pananakit ng mga kapwa kadete. Siyempre, hindi ka naman talaga makukontento kasi siyempre, para sa amin, offended party kami. But then, wala ka naman magagawa. Hindi kami satisfied pero alam mo na, hindi naman tayo nag-desisyon. Batay sa desisyong inilabas ng Municipal Trial Court in Cities o MTCC Branch 1 sa Baguio City, napatunayang may sala sa pananakit kay Dormitorio, sina Julius Carlo Tadena at Christian Zacarias. Pinatawan ang maito ng 30 araw na pagkakabilanggo at pinagbabayad ng ₱150,000 bayad pinsala sa pamilya ng biktima. Nangyari ang umano'y hazing incident noong August 2019 habang nasawi ang biktima ng sumunod na buwan. 4 na taon na ang nakakaraan nang mangyari ang insidente, subalit hanggang ngayon ay naghihinagpis pa rin ang pamilya Dormitorio. Siyempre ma'am, hindi mo naman maalis yung asar at inis mo sa kanila. So regardless kung may ano ka pa rin sa kanila, may resentment. Ang pag-asa na lamang ng pamilya Dormitorio ay makakamit din nila ang hustisya sa kasong nakasampa sa military court laban sa mga nahatulang kadete. Hopefully ma'am, the next time around, mas favorable na yung decision na siyempre may mga kasalanan talaga sila eh. Regardless man kung criminal man yun or administrative in nature. Pero sana lang maging favorable. Makapangwi naman at ma-achieve namin yung fair and correct na justice para sa kapatid ito. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.